So, what's up mga pre? So, today's video is meron tayong i-unbox. Medyo baliktad nga lang to. So, ayan. I-unbox ko na dito mga pre. Nakabaliktad nga lang yung phone natin. So, yun ang address niya. Kalawakan. So, nakita niyo naman sa title ko mga pre. Baling, i-install natin dito. So, yun, babox natin dito. Ang plastic is a domino quick throttle na double cable. So, ayan. So, panoorin nyo yun mga pre. Okay. So, syempre, tatanggalin na natin yan. So, what's up? So, bali, ito na siya. Yan. Bali, na kayo. Sineparate ko isa-isa. I-assemble natin. So, ganyan yung pagkakabit niya mga pre. Baliktad pa nga yan. Yan. Tama nyo. Sa ano. Yan yung pinagdadaanan ng throttle. Cable para hindi ganun ka mabugbog yung kable sa pinaka-housing. So, dyan natin ilulusot yung kable. Ayan. So, meron na rin siya kasamang cable tie. Cable tie. Kable mismo. Throttle cable. So, hindi ko na sure kung sukat talaga yung haba na yan. Yan. Dyan itutusok. So, ayan. Ligtad pa nga yan. So, make sure na maingatan nyo yung dulo ng kable mga pre. Kasi once na sumabog yan, sigurado mahihirapan kayo magpasok. So yun, unahin mo natin is yan. Yung merong dulo. Okay. Yan. Tuod doon natin ilusot. So ito, papasok natin doon sa ano. Yan yung pinaghawakan ng throttle natin. So yan. As you can see, nilusot natin siya doon. Mabuti natin yung dulo cable. Yung walang ulo mga pre, yung nilusot nyo. So nilusot nyo doon sa cable housing niya. Hindi ko alam anong tawag yan sa kable na yan, yung itim. Yan may tip sa dulo. Ginawan ko lang ng cable housing. So, ayan. Lusot nyo na lang para all goods. So ayan, same process lang din. Then, go for it. Ganun lang din ang gagawin natin. So ayan, lusot ulit. And kaboom! So as you, this, you can see, yan yung papasok natin yung dulo. Doon sa ating gaya ng kable. So ayan mga pre, no? So, ibubuoin muna natin. Yan yung pinagkakabitan ng pinagdadaanan mismo ng kable at magiging stopper mismo doon sa housing ng ating quick throttle. So, yan. Ganyan. No? At ipasok na lang din natin mamaya dyan yung rubber. So, make sure pantayin muna natin para mas madali natin ma ito yung sa throttle body ng ating PCX. So ayan, no? Ipapasok na natin kaya yung pagkapwesto niya mga pre. Tapos ayan, no? Diba? So yan muna ang ating ano, ipapasok yung mismong sa accelerator. Nakalimutan kong tawag dyan. Bubuin muna natin. Ayan. Siyempre kailangan natin makuha yung right positioning ng ating quick throttle. Baka kasi hindi natin mapiga. So ayan, i-stopper siya mga pre, no? Ayan, pack. So, ganun yung stopper niya. Pack, 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 pack. So, ayan, no. Hanapin natin ang pwesto yan. So, ito. Okay na. And then, after that, ganun lang mga pre, no. I-stopper siya sa taas. Okay. So, after that, ilalagay na natin yung mismong kable together with the stopper mismo. Tapos, ipapasok natin yung dulo ng kable, yung may ulo mismo mga pre ha. Ganyan. Hanapin ko pa yan mga pre, medyo nagkamali pa ako dyan. Baliktad kasi yan. So yan, papasok na natin. So medyo kinukuha ko pa yung templa.
kung paano siya ipasok. So that's it. So nilagyan ko muna siya mga pre pansamantalaya ng bolts para hindi siya matumanggal. So ang gamit ko dyan mga pre is 5mm na Allen wrench. So soon papalitan ko siya ng gold bolts or white bolts. Next is ito yung rubber. Yan. So as you can see, papasok na natin dyan yung rubber. After nyan, sa dulo yung magagaling mga pre, dun mismo sa throttle body ng ating PCX. Yan. Yan. Papasok natin siya ganun. Syempre, ipantay nyo yung pangalan ng Domino para makita natin. Papasok na siya para, kasi hindi na natin mapapasok yung mamaya once na nalagay natin sa throttle body. So yan mga pre, as you can see, yan. Papasok na natin yan. Tatanggalin na muna din itong upuan. So, yan. Meron siyang mga tatlong tornilyo doon sa baba mismo. Kukuha lang tayo ng 10mm socket wrench at para matanggal natin yung upuan. At yan, gamamit ako ng lagayan ng tornilyo para hindi mawala. 10mm yan mga pre. Advisable yung mahaba ang socket para madukot natin. So, we have 3 here. 1, 2, 3. Yan, luwagan na muna natin. Tapos tanggalin na natin. Ayan, tanggalin na muna natin. Tatlong piraso yung mga pre sa pagtanggal dyan. So yan. Bale, ang plano ko dito is babaklasin yung buong play rings niya. Tapos yung cover para mas madali kong mailatag yung kable. So, trial and error, try natin. Yan yung tatlo. Tapos meron, tanggalin din natin yung ating battery. Mayroon kasi wire dyan mga pre. Mali yung tinanggal ko, negative pati tinanggal ko. So yan yung wire na nakalag-connect sa MDL natin, positive. So meron dyan nakatusok doon. Tornilyo din doon, 10mm. Mali dalawa yan mga pre. Right and left ng battery. Yan. Tapos kunin natin, tigas nun ah. 10mm din sa trench para mas maluwan, madukot. Advisable yung mga pre, mas maganda may ganyan kayong tools. Medyo mahaba na sakit sa mga dukot-dukotan. So, ayan, pack. Ayan, next is yan. Screw. Sa labas naman yung mga pre, ah, sa left side ng bearings yun. Doon sa mismo baba ng upuan. May makikita kayo doon. Pack, nahulog pa nga. Kaliwa naman. So, sa likod, meron. Okay, right side. Screw lang din. Back, nahulog ulit. Bawa yarn. So, yan. And dun sa mismong pinakababa ng upuan, malapit sa gas tank, meron din siyang tornilyo. Ayan. And, ang tigas nito ah. Oh. Okay. Na. So, all goods. So, yan. May access na tayo. Dalo dun mga pre. Hugutin nyo lang yan. Tapos yung kabila. Taas nyo lang din. Pack. And pack. Pack. So, PCX na ito mga pre. So, marami ng kulang na bolts. Meron pa dapat yan. Tox dun sa kabila eh. Kaso wala na. Hindi ko alam sa dating mayari nito. Ayan yung front view. Napaklasin natin ito mga pre. Meron siyang screw dun sa baba ng visor mismo. Dalawang piraso. Ayan. Napogi, di ba? So, yan. Okay. Medyo chika. Kachika ako yung misis ko dyan, mga pre. Medyo sa kanyang kalima side. Sabi niya, baklas ulit. Eh, wala magawa eh. Tambay. So, meron naman screw sa baba, mga pre. Yung pinakakabita ng bracket ng mini driving light natin. So, yan. Next is sa kabila ulit. Makikita niyo mga pre pag sinilip niyo. Hindi ko kasi may pod yung aking camera kasi medyo mataas yung stand at medyo sira yung kanyang stand mismo.
Yan. Doon. Okay, pack. So, yan. Gumamit ako ng isang tools kasi hindi ko matanggal. Yan. So, yung mini driving light, mga bra, yung bracket, sumasaya doon sa tapalodo kasi na-lowered yung ano. Ayan, no? As you can see, magagasgas na yan. May magagasgas na rin. Soon is, pipinturahan din natin yung fairings ng ating PCX. Hindi ko lang alam kung kailan or kung kailan nga. Basta yan. Pinturahan ko lang muna. Soon pa naman yan. So, babag na single clip natin. Pack. Yan. Let's go. Tatanggalin na natin yung ating bracket ng mini driving light. Abunas! Mayroon mag-isa doon. Nakatikip. Sobrang tikas doon, ha. Pasensya na sa buhok ko. Hindi alam yun. Maraming split ends. At sa ilong natin at sa bunga nga. Nanlapit kasi ng camera na yung mga pre. Pasensya na dito. So, yan. Okay. And... oh, oops. Yun na. So, yan. Natanggalan natin. Ugutin lang natin itong ating mini driving light. Meron siyang sakit, mga pre. So, ilusin lang na muna natin. May thread yan dyan. Pak. Yun. Tapos, bira. Yun din. Sa kabila. Tanggalin. Tapos, bira. So, yan. Goods na goods. Hello? So, yan. Lima na, box dito, dalawa. So, kailan natin. Thanks. Yan. Hindi ko makasilip. Silipin natin. Sa kabila din. Points. Easy. So, hila. Hilayan natin yan, mga pre. Oh, tigas. Hindi natin may hila. Nagagamit tayo ng tools na yan. Buro lang siya sabi yan, mga pre. 50 lang yan. Magtanggal ng mga fairings para hindi mawasak. Okay. Tigas. Yun. Tanggal natin. 1 point. Next. So hardened and charot. So yan, gagamitan natin tools. Yun. And wala, tanggal na siya. So yung tox na iwan. And ayan o, antigas sir. Yun. Next is screw dun sa mismong bangka. 1 and tox ata ito. Yan, tox nga. And, nakikita ba? As you can see, maraming tanggal na tornilyo. May tox din. Hindi pa natin ma-access ata ito. Next, sa footboard naman. Yan, sobrang dumi. Tanggalin na natin yung mating. Ayun. Meron siyang tatlong nuts at tatlong bolts. Tanggalin mo natin yung screw. 1. Okay, 1, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siya makata ito. So, 1 down. 2. Ayan. Yan, 5, 6. Ito yung part na meron kang access sa spark plug, mga pre. Yan yung dinidikwat para makita mo yung spark plug. Yan o, diba? Kita mo na yan dun. So meron naman tong tatlong 10mm na bolts. 1, 2, 3. Same process lang dyan, mga pre. Ang wala lang sa kabilang side is yung tanggalan or yung access mismo sa spark plug. Ganyan din yung sa kabila, mga pre, sa right side ng ating put peg. Same process lang din, same tornilyo, same ganun lang din. Ang pinagkaiba lang is wala yung mismo
yung tinuklap ko kanina, yung pang para may access ka sa spark plug. Bali dito, dyan sa may ano, tatanggalin yan, may parang pin dito. Hugutin nyo ng flies, mas maganda paggamitan nyo ng flies o yung pang sungkit mismo. So yun. Ayan, bali kukunin na natin, susungkitin. Oo. So ayan. Kunyan, pack. 10 bolts ahead and matatanggal nyo na. Next. Tanggalan natin yung mga tocks sa ilalim. Pwede nyo na siyang kunin. Check nyo rin kung may tocks pa. Meron siyang dalawang tocks dyan. Ayan. Dalawang tocks, if I'm not mistaken. Tusukin nyo lang yon and go na. Kinakaba ko muna siya para ma-check natin kung may mga tocks pa talaga. Yun, meron bang isa. Tapos pwede na siya. Gamitan nyo na siya ng panikwat. Yun, diba? Dali lang. Basta matanggal nyo yung mga nakalock. Dito iangat nyo na ng konti yan. Yun. Para nyo matanggal. Then, meron siyang pinakapuno dun kung makikita nyo. Yun. Hindi yung pagtanggal ng side stand. Pwede natin siya baltan. Papakita ko sa inyo yung video soon. Detail naman. Sungkitin nyo lang din. Yan. Meron siyang parang pinakalock dyan eh. Yung kagaya sa mga cowling para maglock mismo. Sungkitin nyo lang dyan. Tsagaan nyo. Tandahan. Hindi naman yung mababali. Yung mababali pa nga yung ano, panikwat na plastic. Yan. As you can see. Taas ko. Pangat lang siya mga pre bago medyo hilahin yung pababa. Mamaya. Basta sungkitin nyo lang. Okay. Hagard na des. Tapos hilahin niya yung pababa. Ganun. Yun. And goods na goods. Next is... So, ayan, talks ulit bago may gist siya dyan. Ayan, kunin na natin talks. Tapos, 10mm again. Tanggalin natin lahat ng tornilyo sa kabila. Isa yan, meron siyang screw bago talks. Ayan, and this... Tapos, pwede na siyang hilahin. Yan. So, kitin nyo lang, may lock lang yan. Pinangalock. Kunin nyo makuha angat baba. Yan. Goods. Yan. So, kitin nyo lang ng panikwat na plastic para matanggal natin. Yan, diba? Pak. Sungkitin nyo lang din ulit siya ng panikwat para matanggal nyo. Yan, meron siyang pinaka-pin dyan at pinaka-lock. So, yan. Hindi naman natin tatanggalin buong cowling. Tatanggalin na natin yung sa right side at left side na mismong flarings para mailatag natin na maayos ang ating kable. So, tiyagaan nyo lang din mga pre. Sa pagtanggal nyan, dandaan lang kasi medyo fixed talaga siya. Ang purpose niyan para walang alog mismo. Kaya sobrang fix ng pagkano. Goods na goods ang paggawa ng Honda. So yan, tsagaan nyo lang din and panoorin nyo na lang ginagawa ko. Dikwatin nyo na siya ng dikwatin para matanggal yung buong fairings. Lagyan nyo ng suporta para hindi na bumalik kasi pag once na dikwat yung baba, maglalakulat yung taas kaya ganun kahirap siya. So
Pasensya na sa mukha, talagang mampangit. So ayan, tsagaan nyo lang. Okay, yan, medyo nagigigil na, kumakagat labi na tayo dyan mga pre, kasi matigas-tigas. So ayan, tanggalon part na siya mga pre. Ayan, may screw siya dito. Tingnan natin screw para mahugod natin yung buong inner fairings, yung mga itim. Tabi nyo lang din. Okay, and kunin nyo na. And goods na goods, tanggal ng inner fairings, meron na tayong access. Dito, so kita nyo lang, wala naman lock yan. May pinaka pin lang yan na nakasungkit, na nakabaon. Sungkitin nyo lang papunta sa inyo, palabas, hanggang sa matanggal nyo. So ayan, weights, antigas, ayusin na muna din. Backlash again, 10mm. Yan, kabila, both side. I-washer dyan para hindi masyado mataktak. Tapos tabi nyo lang din dyan. Okay. Ito ang mga allen, 6mm. Five brother. Tapos pwede na yung matanggal yung visor dyan mga pre. So yan, pack. Dun pa, pack. And pack. All goods, tanggal ang visor. Sobrang dumi ng kanyang inner flarings. Next, same process, screw bago tox. So ganun din naman mga pre, bali yung pagtanggal nyo doon sa kabilang side is ganun mismo. Ang pinagkaiba lang is yung sa kanyang wala siyang tanggalan ng spark plug. So kanya lang din, panoorin nyo na lang din. And yan, isang screw bago dalawang tox. Tapos yan, pwede nyo rin matanggal yan mamaya maya. Sungkitin nyo lang din, same process lang din mga pre. Yan, bali tanggalin nyo lang din. And how we used to be in. And sikwatin nyo lang din. Okay, and goods na yan. Same process pa rin, tanggalin nyo lang din yan. Tapos makukuha nyo na yan. Okay, tsaga lang. Damn, all goods na yan. Nope. Alam mo eh, noon eh. Pabebe. Masama?
apat na stocks. 4 na stocks. 1, 2, 3, 4. Pwede na siya matanggal. Tusukin niya lang na maliit na panusok para matanggal niyo. Kagaya lang din kanina, screw 6, tapos tatlong bolts, 3, 4, 5 lang ata. So hindi ka naman tanda kasi voice over lang ito eh. Pero dyan naman yan makikita niya mga pre. Part ulit lang din, same process, kung ano ang ginawa nung sa kabilang part, ganun din ang gagawin sa ganitong part. Tutusugin lang din yan, may labas lang itong ano, kasi meron siyang lock doon para hindi siya matanggal. Pero nothing to worry mga pre, kung matigas talaga yan, kailangan nyo na tiyagain ng tusok or sikwat. So, mas maganda talaga pag meron kayo na panikwat na ganyan, plastic. Hindi siya nababasag at nagkaka-dents. So, Shopee mura lang, I think 100 plus lang yan. Pwede na siya sasakyan, pantanggal ang mga cover mismo. Bakla screw, tatlong piraso. 1. So wala na siyang screw doon sa kabila. Tox. Tapos pwede na siyang angatin upward ng paghila. Pack. Then goods na goods. Kabila naman. Ganun din. Yan. Screw lang din. Hmm? Yan? Saan? Kaya ma'am katalo yan? Hmm. Yung malaki dyan? So, dito may sumalang. May hardware. Para masarap pinturahan itong mga playerings na kupas ah. Para masarap pinturahan.
No? Oh? Parang maganda yung pinturahan. Paklas ko na eh. Ah! Wala tayong saksakan! Brown out, di ba? Diyos, kakaano mo yan kay Le. Okay, right, go, guys. Ayan.
screw sa lock para matanggal yung mismong lock. So yung kable hindi ko natanggal para hindi masyadong mahirap baklasin at ibalik. So yan na siya. Diyan ko ipapadaan yung kable ng throttle cable natin para mas madaling makita at hindi masyadong maipit kasi masyadong maikli yung throttle cable. So babaklasin natin yung mismong throttle stock 12mm. Yan. Luluwagin lang natin yan. So check nyo lang pag magbaklas. Parang liwanag ko rin sa video eh. So, liwanag ko ba? Ayun na, hindi kadiri, sakit ng kamay siya. Paa pa eh. Tawa ka na yan pag may paa. Ben, so? Mukha na siyang ano, tiyan mo. Toby. Tamo mahal.
Basic na.
Wala namang Maria Robe ano. Nako, diyan kayo mag-aaway. Eh, pwede naman pag-usapan niya. Ano mang ito problema kami doon? Huwag ka ng Robe. Yung backlog ba? May backlog kami na 400 sa akin, 600 sa lahat ng bookers. Dahil daw, hindi daw nairinig sa pasilya. Tapos, tandang-tanda nila mambani, ay nagbabalik sila ng pasilya ng 6 na buwan na yan. Sino ba ang treasurer dati siya? Imagine, 6 na buwan mahal. Tapos ako, 4 na buwan. Sabi ko, chat, tanda mo siya bago ako na. Kaya masipag ako magbayo. Hindi na doon. Ang problema, inalaban niya, nanirimit. Ang problema, walang perma, walang proof na inirimit niya doon na dapat may perma siya sa lista ni Ma'am Evan na nakapag-remit siya ng ganong pera. Tapos may perma din dapat sa notebook niya na nakapaglabas siya ng ganong pera, na nakaglap siya ganito, diba? Yun ang problema. E di ngayon, wala kaming mahabol. Nagabayad kami ng backlog, parang mga pena. Shadow greediness. Ano naman? May pera, hindi naman siya nag-ano sa pera. Ano lang sa pera. Yun nga lang, wala siyang organization na pagdating sa ganyan. Sa ganun. Ano ka? Yeah. Tara.